support reaction pa rin ang kukompyutin natin sa video nating ito. Kaya lang mga boss, no, since ito yung kukompyutin natin, na umpisahan natin yung computation. Dito sa reaction A and reaction B, kailangan natin kompyutin muna itong uniformly distributed load. Ito yon, 5 times 315 yon, na 15 kilonewton yung concentrated load nito, no? Samantalang ang moment arm niya is 1.5 meters, no? So nasa gitna siya ng 3 meters, no? Yan yung magiging distance niyan pag kukompute na tayo ng moment, no, ng reaction A at saka reaction B. Bali, kung 3 meters ito, 1.5 meters na nasa gitna siya, yung centroid niya, no? Ngayon, ang una nating gagawin, magmo-moment tayo at A, clockwise is positive, counterclockwise is negative. So, ito yon, dito tayo, minus RB times 5 plus 20 plus 18 times 3 plus 15 times 6.5 is equal to 0. So, paano nangyari yon kung dito tayo, moment ito, RB, no, ang moment arm niya is 5, no, times 5 negative, no, dahil counterclockwise siya, plus 20 ito yon, plus 18 times 3 moment arm, plus 15 times 6.5 yung moment arm niya, no, is equal to 0, no. Ngayon kung isi-simplify ito, 5 RB is equal to 171.5, no, pag inayos ito. So RB is equal to 34.3 kilonewton. So ito 'yon mga boss, no. Ayan yung reaction na B. So ngayon ang susunod nating kukompyutin itong reaction A na 'yan, sa summation of moment at B tayo, no. Basta clockwise is positive, counterclockwise is negative, no. So ngayon na dito sa moment at B, ang magiging equation natin, summation of moment at B is equal to 0, no. Ngayon kung dito tayo, ito yon RA times yung moment arm niya is 5, no, moment na ito, no, 20 kilonewton kaagad yan, no, minus 18 counterclockwise, no, times 2 plus 15, ito yon clockwise siya, times 1.5 is equal to 0. Ayan yung naging equation natin dito sa summation of moment at B. Clockwise is positive, counterclockwise is negative, no? Pag sinimplify yan, 5RA is equal to negative 6.5, no? RA is equal to negative 1.3 kilonewton. So, ibig sabihin, mali itong pataas na ito, dapat pala pababa, no? Pag negative yung naging reaction natin, no? 1.3 kilonewton downward, no? So, ngayon, ang gagawin natin, ito nga yung 1.3 kilonewton. So, i-check natin, no, kung equal itong lahat ng downward na ito dito sa upward forces, no. Kailangan mag-equal to 0 yan, no, yung equation natin, no. So, magiging ganito siya, magsa-summation of forces vertical tayo, no. Summation of forces sa vertical is equal to 0. So, yan yung equation natin, no. Basta tandaan natin, upward forces is positive. Siyempre, yung downward forces naman, bali, negative yan, no? So, basta lahat ng downward is negative, yung upward is positive, no? So, yung equation natin, RB, pataas yon, minus RA, dahil pababa ito, minus 18, ito yon pababa, minus 15, pababa, is equal to 0. So, ngayon, yung RA, at saka RB na compute na natin, yung RB 34.3 minus 1.3 na RA minus 18, ito yon pababa, minus 15 pababa rin. So pag tinotal yan, 0 is equal to 0. So ibig sabihin mga boss, no, tama yung naging computation natin, no, balance siya. Okay, ayun lang mga boss, no, kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.